Good afternoon, mga kapamilya. We are live here at the San Juan Arena for ABS-CBN Sports in Action. Balls HD 167 para sa ating mga kababayan watching around the world. The Filipino Channel, live streaming tayo sa TFC.tv. This is your NCAA Season 91, August 6, 2015. It is a Thursday. Mula po dito sa San Juan Arena, ako po si Boom Labrusca, together with my partner, ang may pinakamagandang boses sa NCAA Season 91 sa broadcast team, Mixter Suave, Migs Bustos. Maraming salamat, kasama Boom. It's a pleasure to be working with you for the first time. At magandang hapon po, NCAA fans that are watching around the world. And of course, paalala lang natin ang ating first game. It is the JRU Heavy Bombers contra San Beda Red Lions para sa ating pangalawang laro, Arellano Chiefs contra Perpetual Altas. Kaya naman, sa ika-anim na linggo sa NCAA Season 91, ating balikan ang ating standings. Of course, nangunguna pa rin dyan ang Letra Knights with a 7-0 record. Yes, oo, they won big contra ang Lyceum Pirates. It was a close game, partner. 5 pulgada lang ang kanilang kalamangan nung larong yun, 83-78. Subalit ang San Beda Red Lions enjoying a second spot sa standings ngayon. Nakataka sila sa victory contra ang Perpetual Health, 83-81 nung July 28. Ang JRU Heavy Bombers naman nasa 4th place and looking to get the victory today. Kapag magawa nila yon, partner, tied sila with the San Beda Red Lions at aabante sila sa team standing. Tama ka nga, partner. It is the number 2 seed San Beda Red Lions contra number 4 seed JRU Heavy Bombers. Kaya naman ating himayin ang ating laban ngayong araw na to. Umpisa muna natin sa panig ng JRU Heavy Bombers. It is bombs away for the point guards of the JRU Heavy Bombers. Oh, partner, talagang sizzling hot si Tate Doro nung laro nila contra St. Benil Blazers. First 4 games, he's only averaging 8 points and 3 assists. Pero nung Lyceum, nagtamo siya ng 25 points and 7 rebounds. At nung Benil game nga na yun, nagpasabog siya, boom, 21 points, 8 rebounds, 2 assists, and 3 steals. So malalaman natin kung magtutuloy-tuloy ang pag-init at pagsabog ni Tate Chodoro sa araw na ito. Nagpakawala nga ng mga bomba etong mga point guards ng JRU Heavy Bombers. And speaking of point guard, partner, etong si Basera Ramer, still nursing a shoulder injury. Pero doble trabaho itong mga San Beda Red Lions. Sino ba yung partner? Oh, talagang roaring and cutthroat performance. Mula sa double-double machine na big man na ito tulad ni Ola Adiogun. 11 points, 13 rebounds. Arte La Cruz nung game nila contra Perpetual. He was the top performers. 25 points, 17 rebounds and 6 assists. Pero ang pinaka-X-factor nung larong yon, Mikol Sorella, 15 points, 10 rebounds. Bakit ka mo, partner? Yes, partner. He made timely shots, gained key stops, especially the steal of the inbound on Scotty Thompson. At boom, may dadagdag pa ako. Ang itong tatlong ito, 51 out of 83 points, 40 out of 48 rebounds, and a really big performance mula sa previous Lions na ito. Huge numbers for the bigs of San Beda Red Lions. Pero bago umpisahan ang galing ng San Beda Red Lions at JRU Heavy Bombers, puntahan muna natin ating kasamang si Erica Rabara. Erica? Ayan, boom! Bago tayo mag-game, ilabas nyo muna ang inyong mga mobile phones at tablets to keep tweeting the hashtags of the day. Ang hashtag po natin ngayon ay hashtag NCAA Season 91 at hashtag JRU vs SBC. Kung may mga questions kayo or mga tanong sa Instagram, pwede po kayong mag-react and pwede nyo po kaming i-tag sa Instagram. Maraming back to you guys! Maraming salamat kasamang Erica. Magbabalik po ang NCAA Season 91! Ilabas ang galing!
Ladies and gentlemen, a very pleasant afternoon from the Philoy Flying V Arena here in San Juan as we give you a blockbuster Thursday in your Season 91 of the NCAA Senior Division. Let us meet the starters. First, for the JRU Heavy Bombers. At power forward, number 8, Mark Cruz. Forward number 19, Darius Estrella. At center, number 10, Abdul Wahab Abdul Wasap. The off guard, number 6, Gio Laschetti. And the point guard, number 14, Tete Teodoro. The head coach of the Heavy Bombers is Virgil Menezes. And now the starting five of the five-time champions, San Beda Red Lions. Off guard number 4, Yusei Koga. Point guard number 11, Roldan Sara. At center number 10, Ola Abiodun. Forward number 16, Michael Solana. Nagbabalik po ang NCAA Season 91 mula sa sulungsod ng San Juan Arena. Our starters for the JRU Heavy Bombers, Laschetti, Teodoro, Abdul Wahab, Cruz, Estrella, para naman sa panig ng San Beda Red Lions, Sara, Koga, Adiogun, De La Cruz, Sorella. Isang magandang hapon mga kapamilya, together with my partner, Migs Bustos. At expect today, Boom, talagang umaatikabong aksyon ang makikita natin. Papasabog ba o mag-aasik ng lagim ang Red Lions? Isang magpapasabog at isang mag-roar for today. Patiin muna natin ang ating director na si Abet Ramos. Good afternoon, Direk. Para naman sa ating courtside, Erica Rabara. Partner, let's talk about the advantages and disadvantages of this game. Well, nakita nga natin, early advantage head-on, Ola Adiogun scoring at will sa painted area. So, yun ang magiging advantage ng Red Lions sa kanilang big, especially Ola. Art De La Cruz has been really playing stellar ngayong season na ito. And of course, the breakout of Nicole Sorella. For the JRU Heavy Bombers naman, kailangan mag-connect. Katulad nitong 3 points ni Tete Chodoro at the same time, Paolo Ponteos really has to step up big para sa mga Heavy Bombers. Spot on, partner. Sabi nga natin kanina, it is the point guards of the JRU Heavy Bombers kontra sa mga bigs ng San Beda Red Lions. That is a nice block. Bola, panic ng JRU Heavy Bombers. JRU 3, San Beda Red Lions 2. Pull up. Malakas yan. Offensive rebound, JRU. Tapi ka ng bola. Ito na si Art De La Cruz. Ito, partner. Ang gagawin talaga ni Art De La Cruz eh. Once he rebounds the ball, kaya niyang ibaba yan. Oo, talagang naihasa ni Art ang kanyang ball handling ever since his earlier years. Talagang as a big man, talagang kailangan nang i-develop yun. Siyempre, gusto niyang magpa-draft sa pros. As Yusei Koga hits that 3. Pinawi kagad itong 3 na naitala ng JRU Heavy Bombers kani-kanina lang. It is a big game, partner. Gaya nga ng sabi natin, it is the number 2 seed kontra sa number 4 seed nito sa NCAA Season 91. Tumatakbo ang San Beda Red Lions as we see Koga. Hindi nga lang niya na finish yung kanyang layup na yun, no? At boom, kung mapag-uusapan natin ng advantages, parehong team ang mayroong upper hand, kumbaga, sa speed and quickness dahil pareho silang nag-full court press, pareho silang mga kondisyon ng kanilang mga pataan. So, we'll just see kung sino ang unang mauubusan. No, syempre, kahit papaano, parang kotse yan, boom. Meron niyang gasol, meron niyang gasolina. Kung sino lang ang mauubusan ng gas sa kanyang tank, yun ang mananaig. Pero pwede rin magpa-reload ng gas yan, partner. Pwede rin. Oo. Pero syempre, it's all about timing. So kung sino ang maubusan at the end game o sino kung ang manaig sa end game, yun ang mananalo.
Very well said, partner. Kaya naman ang ating talangan, JRU. 5 contra San Beda Red Lions. 5 din, no? Partner, kausap natin kanina si Coach Virgel Meneses. Sabi nga niya, itong ginagawang press defense ng San Beda Red Lions is a mirror image ng team nila. Oh, totoo yun. Dahil the same team is exploring the same type of system. So, for them, para ma-break yung press, kailangan nila gawin yung kanilang principles on how to break that attack. Punta muna natin na ating kasama si Erica Rabara. Erica? Well, boom, nagkaroon ako ngayon ng pagkakataon makapanayam ang coach ng JRU na si Coach Pacholo Villanueva. Para sa kanila, hindi dapat kabahan ang team nila laban sa nila. Relax lang at dapat focus sa game. Para sa kanila, dapat ang ma-pressure pa ang San Beda. Dagdag pa niya, dapat ay bantayan nila ang mga big men ng San Beda Red Lions na sina Art de la Cruz, Nico Solena, at Ola Diogun. Back to you guys! Maraming salamat, Erica Rabara. Yes, yan nga ang pinag-uusapan natin dito. Parang naririnig tayo ni Erica Rabara. Napakagandang report niya coming from Erica. It is the bigs of San Beda Red Lions kontra nga ito sa mga point guards ng JRU Heavy Bombers. Ito na naman, tanga ng bola. Didiskarte. Kick out. That is a three. If it's good, wala yan. Rebound, JRU. Teka lang daw. Yes, partner. That is one thing na kailangan na the JRU Heavy Bombers have to do consistently ang kanilang offensive rebounding. Dahil nga mas malalaki at mas experienced ang big man as Laschetti gets that finger roll in. Talagang makuha nila yung second chance points katulad nun. Tama ka nga, partner. Napakagandang spin yan coming from Gio Laschetti. Of course, nakakuha pa siya ng foul. At itong si Teodoro, no? Had a breakout game against sa CSB. Siya ang nagpaulan ng mga bomba. And of course, banggitin natin, partner, yung nakatulong niya. High school phenom. MJ De La Virgen. Breakout game din siya nung CSB Blazers game. Talagang he made timely shots nung larong yun. Yes, OMG at Mix Bustos, Boom Labrusca and Erica Rabara sa courtside reports pa lang. Winner na. Maraming salamat, DJ Buena Vista. Tweet nyo lang kami, guys. Post kayo sa IG using our hashtags. Hola, Diogo, partner. As early as this quarter, talaga namang pinag-upos na ang ilalim. We have a timeout on the floor. Ang talaan po natin, JRU 7 contra San Beda Red Lion 7. At magbabalik po ang NCAA Season 91. Ilabas ang galing! Nagbabalik po ang NCAA Season 91. This strong move of the game is brought to you by Smart. Live the smart life. It is a strong move coming from Ola Adiogun. Early on, boom, nag-aasik na ng laging nitong si Ola, showing the true veteran he is. Tingnan natin kung mako-convert niya ang kanyang free throw. That is good, partner. Kaya naman binigyan niya ng kalamangan dito ang San Beda Red Lions. Ito na nga yung binabanggit natin na press defense. Sabi ni Coach Virgel, yan eh, a mirror image lang daw ng kanilang team dahil sila ang nagpauso niyan, claiming dito sa NCAA, of course. Yung press defense na yan. Oh, tama talagang sistema yan. Tried and tested system. Ang ginagamit ng JRU Heavy Bombers. So, ba't nga ba hindi magkakamali sa sistema ngayon? Dahil you really get points of turnovers talagang. You're really not getting the rhythm mula sa iyong mga kalaban. That is a nice feint coming from Teodoro, no? Kaya naman nakawala siya doon. Using the glass, mistake is Teodoro. Medyo mainit pa siya, partner, at nagpapakawala ng mga bomba ngayong araw na to. Kumbaga, partner, marami pa siya mga reserba mula sa last game. Art de la Cruz was fouled. Pushing foul daw.
That's his second personal foul. Kaya naman pinasok na itong si De La Paz. Inbound sa Beda Red Lions. Tumatakbo is Sara. Dinidepensahan ni Teodoro. Double team. Binalik kay Koga. Anong gagawin ni Koga dito? De La Cruz with the ball. 10 seconds sa shot clock ng San Beda Red Lions. Spins. Pumping. Layup, partner. Veteranong veterano ang galaw ni Art De La Cruz. He was just patient. He made the spin move up and under na galaw and a easy finger roll by Art De La Cruz. Alam mo, partner, marami nagsasabi sa ating mga analitiko na itong si Art De La Cruz is a pro-ready. With that move na nakita natin kanina, eh talaga namang pang-pro na itong si Art De La Cruz. Napakagandang pasa, nakuha nga lang ni Zara, kaya naman kanila ang bola, lamang dito ang San Beda Red Lions. Pull up, Jay. That is good. Ito nga si Zara ay kailangan talaga mag-step up, partner. Nabanggit nga natin na itong si Baseramer ay injured pa rin. Ito na yung phenom na sinasabi natin, sila De La Verhen. Tingnan natin kung makakatres pa to. Watch out, guys. This guy's a pure shooter. Tinawag na siya as early as this quarter. Tayo po ay nangangalahati na sa first quarter, partner. Lamang dito sa San Beda Red Lions. 12 contra JRU Heavy Bombers. 9. At ito nga, kasamang bumang napakaswabing up and under move ni Art De La Cruz. Galing eh, no, partner? Ganda eh. No? Ayan, no? Talagang na-fake na si Mark Cruz doon. Easy finger roll eh. Partner, bumabawi naman sa press defense itong JRU Heavy Bombers. Forcing a turnover. Kaya naman bola ulit ng JRU. This fast play of the game is brought to you by Smart. Live the smart life. Yes, and Dan Sara has been really stepping up in the absence of Baseramer. We've seen him made those shots all throughout the game that he's been playing. De La Peña, kick out pass. Teodoro, faking. Pull up three. Too strong. Kaya naman bola ng San Beda Red Lions. Isang magandang hapon po mga kapamilya. Napakaganda ng boses ng aking kasamang si Mix Bustos. Alam mo, partner, napakaswabe ng boses mo. Okay ba sa yung binigay ko na Mixter Swabe? Maganda-maganda, idol, dahil napaka-original. At tuwang-tuwa naman ako, pare, na binigay mo yung pangalan na yun para sa akin. Ito, partner, forcing another turnover is the JRU Heavy Bombers. Mukhang mirror nga ang ginagawa nitong JRU Heavy Bombers. Magpe-press kayo. Magpe-press din kami, partner. Well, totoo yun. Boom, I believe both coaches recognize what the defense can do. So, it's just really a challenge for them to minimize those turnovers dahil you have to take care of the ball. Siyempre, pagdating sa ensayo, pinapractice mo yung press. At the same time, pinapractice mo rin yung press break. So, kailangan lang talaga ang ball handling, ang communication ng bawat kupunan. The guards have to bring down the ball well. And we'll just see kung sino ang magtatagumpay sa aspect na ito. Ito nga, kakapasok lang nitong si Pontejos. Na-foul niya kaagad itong si Sara. Kausap natin si Ariel Voyager kanina, si Coach Berhel Meneses. Today daw, he's waiting for a breakout game galing dito kay Pontejos, partner. Oh, totoo yun. Dahil nga, Pontejos is really capable of, kumbaga, magpapakawala ng bomba. Dahil Coach Verhel recalls na nagtamo siya ng 43 points nung off-season. Yes. So ngayon, medyo kumakapapa siya. Unlike Tay-Tay Chidoro na talagang medyo nag-breakout na. But Pontejos still has that capability to knock down those type of games. Partner, ito, we're seeing a different type of combination kay Coach Verhel. De La Verhen and Pontejos at the same time, kasama itong si De La Peña. Of course, sa guard position, itong si De La Verhen. And naitala na nga yung pinakamaraming minutes niya kontra dito sa CSP last game. Sa tingin mo ba, partner, puputok ulit itong si De La Verhen? Dahil nakita natin kung gaano ka-shooter itong, tingnan mo namin yung pasa na yan. Nagagawa ba ng isang rookie yan? Totoo yan kasi you must credit the basketball IQ of these players, especially De La Verhen. Talagang tuwang-tuwa talaga sila. Coach Verhel Meneses at ang coaching staff dito. So what you can do, like Paolo Pontejos, ito na nga, magbe-breakout na nga ba? Pero yun nga, for De La Verhen, it's just a matter of timing on when he will get his proper time.
2:39 remaining sa ating first quarter. Lamang pa rin po dito ang San Beda Red Lions contra JRU Heavy Bombers. It is bombs away for the JRU or roaring San Beda Red Lions. Magbabalik po ang NCAA Season 91. Nagbabalik po ang NCAA Season 91 sa lungsod ng San Juan Arena. Partner, first game pa lang at tayo'y punong-puno na. Tingnan mo to. Who's JRU's Bomberman? So, pinakita nga natin sa statistical line nito. Tay Chodoro talagang exploding. 23 points, 5 out of 14 from the 3-point area nung larong iyon. And Paolo Poteo still looking to break out. He's been struggling. Pero marami pang pwede magawa si Paolo Poteo. First game pa lang, sabi ko nga, well-supported na po tayo dito sa community ng JRU and San Beda Red Lions. Para sa ating pangalawang laro, partner, Arellano Chiefs versus Perpetual Altas. Magugulo nga ang ating standings for today. Oh, magandang labanan yun. Ang mga Chiefs kontra ang Altas. Alalon versus Scotty Thompson. Mga dating teammates yan nung Sina Gilas team. So, partner, marami lang ang tao dito ngayon sa arena. So, talagang yayanig pa ang buong San Juan. Sa tirang yun, lamang na po ang San Beda Red Lions ng apat kontra JRU Heavy Bombers. 13-17. 2:10 remaining in our first quarter. De La Peña, pull up. Too strong. Rebound San Beda Red Lions. Art De La Cruz with the ball. Napakaganda pasa niyan. Corner. De La Cruz with the pass to Ola Adiogon. Etong si Patucci, partner. Ano kayang depensa ang gagawin niya laban dito ko Ola Adiogon pagdating dyan sa paint? Well, depende lang yan kung anong instruction ni Coach Vernon. Pero one thing's for sure, if Ola gets the ball down low, kailangan maging disiplinado. Maging disiplinado ka, meaning hindi ka susundot, hindi ka gagamble. Dapat straight up defense lang kung babantayan mo itong si Ola Adiogon. Ola Adiogon with 6 points, 2 rebounds sa ating first quarter, 151. Lamang po dito San Beda Red Lions. 18 contra 13 para sa JRU. Second free throw. Nilawa. Kaya naman bola ng JRU Heavy Bombers. De La Vergel. Pinasa, nakita ang kanyang kakampi. Nagpapakita ng depensa dito ang San Beda. Good pass! Inside pass to Patucci. Good job by De La Paz on finding Patucci. Nakita niya yung butas dun. Kaya si Abel nakakuha ng cherry-picking layup. JRU Heavy Bombers, kaya natin ipanalo to. Iwala lang. Pray. Go Bombers. Sushi De Leon. Go San Beda. Fight. Maraming salamat po mga kapamilya. Using our hashtag, pogi talaga ni Migs Bustos. Mr. Suabe nga. NCAA Season 91. Binabati ko yan sa si John Evangelista. Kasama natin yan. Kabasketball ko yun yan. Kabasketball ko yan sa Alabang at ang kanyang tatay, Edwin Evangelista, na nanonood ngayon. Magandang hapon. Partner, kung hindi mo mamasamayin, tatanong ko lang, related ba yan kala Evangelista na mga player from Mapua? Maaari, partner, pero pwede nating tanongin. Eto, Ola Adiogun. Medyo mainit siya sa ating first quarter at talagang pinupukpok niya ang down low. Kaya naman pinagpahinga muna siya ni Coach Jamike. Nakaset na naman ang depensa ng San Beda Red Lions. At totoo yun, boom, kasi meron na siyang 7 points and 4 trips to the line. 75% na siya sa free throw area. De La Paz. Pinasa sa kanyang kakampi. Back to De La Paz. 4-3. Wow, skying high for the rebound. It's the San Beda Red Lions Kabanag. Kaya naman diniretso niya at nagkakumpiyansa ata siya.
Pero malakas lang ang tira. De La Paz with the ball. Patucci looking for his teammate De La Vergen. Popping out is Ponteos. Pull up, Jay. Wala pa rin yan. That's his second try. Second miss. Ponteos. Nice fake. Pull up, three. Wala pa rin. That's his third try. Ngayon, ball game na to, partner. At hindi pa rin siya nakakabutas. Ito nga, partner. Nabanggit ko nga, second chance opportunities o kaya offensive rebound. So talagang JRU really dominating that aspect early in this game. JRU 15 contra San Beda Red Lions. 36 seconds na lang po ang natitira sa ating first quarter. Isang mainit na hapon, mga kapamilya. Dahil napakainit ng laban dito sa loob ng San Juan Arena. De La Paz, wala pa rin yan. Kanila pa rin ang rebound. Nakita si Pontejos, di diskarte, natapikan. Tangqua with the ball. Eto na si Tongko. Ang combination ng Tongko and Tangqua. Pull up. Medyo maluwag yan, pero napagandang pasa niyang partner. And that is a nice block from Potucci. Tumatapong. Nasty block, partner. Nasty block. Eto na si De La Vergen. Potucci with the ball. Pontejos, pull up three. Being aggressive is Pontejos. Pero yan ang apat na tira niya at wala pa rin siyang nabubutas dito sa ating ball game. Labang dito ang San Beda Red Lions 20 contra JRU Heavy Bombers 15. Magbabalik po ang NCAA Season 91.